laban ng Golden State Warriors versus Sacramento Kings bukas. Sino nga bang llamado mga sir? Galing sa panalo ang dalawang kupunan na ito at kaya mataas yung kanilang kumpiyansa, mataas yung kanilang momentum. Na-upset ng Sacramento Kings ang malakas na Brooklyn Nets at natalo rin ng Warriors ang Spurs kahit na walang mga star player. Kumbaga mga sir ay matindi ang fighting spirit ng dalawang kupunan na ito. Pero definitely sa labang ito ay lamang ang Golden State sa kanila. As of now, hindi nakalagay si Steph Curry sa listahan ng mga injury. At maging itong si Gary Payton, kung saan ngay nabangga yung kanyang alulod doon sa bench sa kanilang laban kontra Spurs. Pero subalit wala nga ho siya sa listahan ng mga injury para sa Golden State. So ito lamang ay nangangahulugan na siya ay maglalaro bukas at maging sa Steph Curry. Pero wala pa rin nga si Andre Iguodala, Draymond Green at Imanha Vilitsa. At samantalang si Porter Jr. ay questionable. At samantala, walang report na hindi maglalaro itong sina Klay Thompson at Andrew Wiggins. At kaya ating aasahan bukas na sila ay present. At tungkol naman sa Sacramento Kings, sila ngayon ay panglabing tatlo sa Western Conference. Pero mayroon din silang kakayahan na mag-upset ng kalaban, especially kanina sa kanilang ginawa kontra sa Brooklyn Nets. At sa ngayon naman, yun mismo ang kanilang gagawin ulit kontra sa Warriors. As of now, ang kanilang key player ay si Tyrese Haliburton, kung saan ay mayroon siyang 42% from beyond the arc. At yung kanilang depensa as a team. Pero sa kabuuan ay liyamadong-liyamado ang Warriors sa kanila at sila ngayon ang paboritong manalo kontra sa Kings. Pero dapat pa rin na mag-ingat sila dahil mayroong kakayahan itong Sacramento Kings na tumalo ng isang powerhouse team. Pero may ba tayo? Sa ngayon nga na maglalaro na itong sa Steph Curry, sa palagay nyo ilang puntos kaya ang kanyang ibabagsak bukas? Mag-comment lang. At kung sino man ang maswerteng makahula ay ating ipopost sa ating community. At samantala bukas ay maghaharap din ang dalawang magkarabal na Clippers at Lakers. Still wala pa rin LeBron para sa Lakers at walang Kawhi Leonard at Paul George para sa Clippers. Pero mayroon pang Davis, Carmelo Anthony at Westbrook itong Lakers. At kaya totally ating masasabi na mas liyamado ang Lakers dito sa Clippers. Pero gayon pa man ay delikado nga rin kalaban itong Clippers dahil kahit wala yung kanilang dalawang star player, malakas pa rin sila. At sa season na ito, sila ay binansagang comeback team dahil kahit sila'y tambak man, nakakahabol pa rin sila. At syempre, magaling din yung kanilang head coach, si Coach Ty Lue. At kaya bukas, marami talagang mag-aabang sa The Battle of LA. At kung makaka-rest back na ba ang Lakers sa kanila dahil sa kanilang huling laban ay natalo nga ng Clippers itong Lakers. Well, para sa inyo, sino ang sa palagay nyo ang mananalo bukas? Ang Clippers ba o ang Lakers? Mag-comment lang. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Richard Ibabaw from Laguna at kay Eric Ben Badyang from UK at kay Glenn from Malate, Manila. At yan ang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Peace out.